Ilang bagong klase ng ilegal na droga ang lumilitaw ngayon sa merkado. All-in-one daw ang mga drogang ito dahil pinagsama-sama ang mga ilang kilalang drugs gaya ng shabu at ecstasy. Kaya nababahala ang mga otoridad na mas makakaakit ito ng mga kabataan. Balitang hatid ni Cedric Castillo. When is it gonna show? Marahil kulang daw ang amats na nakukuha sa alak. Kaya ang ilang pumaparty-party, droga ang binabanatan. Hindi na bago sa ilang party scenes gaya nito ang patagong bentahan ng mga ipinagbabawal na party drugs. Pero nitong mga nakaraang buwan, may bagong droga raw na umeeksena. Mula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, hindi raw bababa sa 5 by-bust operations na ang naisagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Dito na-discover ng mga otoridad ang crackling, pinagsamang methamphetamine hydrochloride o shabu at cocaine. Ilang linggo lang matapos ma-discover ang crackling, lumabas din ang tinaguriang fly high party drug. Pinaghalo nila ang ecstasy, ang shabu at ang Cialis or tinatawag natin Chinese Viagra para maging addict ang maging addictive na naman to sa mga tao. At dahil all-in-one daw ang drogang ito, pinangangambahang madali itong kakagatin lalo na ng kabataan. Aabot sa 3,000 piso ang halaga ng kada piraso ng fly high. Dahil may kamahalan, hindi rin daw small time ang mga parokyano nito. Ang nagiging malimit na raw na by-bus operations, patunay na unti-unti nang nape-penetrate ng fly high drug ang merkado. Pumapasok na sa Pilipinas itong pinagbabawal na drogang ito. Intense ngayon yung campaign ng ating mga PDEA agents sa field to gather evidence as to the source, the seller. We are supposing that it came abroad. Sa ngayon, umaabot na raw sa 1 million pesos na halaga ng fly high ang nakukumpiska ng mga otoridad. Hindi pa tiyak kung gaano kalaking halaga ang umiikot na ngayon sa merkado. Paalala ng PDEA, mahaharap sa reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sinumang mauhulihan ng ipinagbabawal na droga, ang parusa hanggang habang buhay na pagkakabilanggo. Since ito yung mga hazardous chemicals na hindi rin nakakasira ng utak, even the nervous system ng ating tao, and probably yung mga excretory system natin tulad ng liver, spleen, everything. Cedric Castillo, GMA News.